tatlo na yung tao natin, full force na para matapos na yung alitap-tap. Hindi naman tapos na tapos. Basta gusto ko bago ako umalis, makita ko siyang mayroong floor na. I'm sorry boy, first time. You just been evicted from the Big Brother house. Let's go. Kuya Sanji! Welcome back! Para tayong, siguro kapag parang literal na kapag nagluto ka, naglagay ka ng kawali sa initan, eh makakapagluto ko ng itlog, literal. Welcome back to another episode. Ngayon, ayan, dito lang kami ngayon sa likuran ng Alitap-Tap Base Camp. Mahal, pakita mo kung gaano kaganda ang ating paligid. Labas mo. Ayan o. Halos magkakalahating taon na kami dito sa Nueva Vizcaya. Hanap kami ng hanap ng mga kailugan para liguan. Hindi namin naisip na mayroon palang magandang ilog dito sa likuran. Ipapashare ko kayo kasi kahapon, napunta kami dito ng aksidente lang namin pinasok tong trip-trip lang. Tapos, biglaan lang din kami naligo kasama si Prisha at nag-enjoy kami kasi nga sobrang linis ng tubig. Parang lahat ng mga farmers dito, parang wala na siguro silang ibang panalangin kundi dalawin na kami ng ulan dito sa Nueva Vizcaya kasi grabe talaga yung hataw ng init ngayon dito. Kung extreme cold ang meron dito, eh extreme hot din naman pagdating ng tag-araw pala talaga. Pero kung kukumparahin natin sa atin dyan sa Bulacan or Metro Manila, ay mas pipiliin na namin andito kami. Kahapon, minutor natin ito eh. Dito tayo sa pwesto natin. Pag nakuha na natin ang ating camper van sa Malolos, Bulacan, eh bago ako magpamindanao, eh magka-camping muna ulit dito tayo overnight. Kahit na 2 days tayo dito eh. Mga puno doon o, manda o. Pwedeng pagsilungan para magpahingahan natin ang dala natin yung mga sasakyan doon. Yan yung bundok na yan. Yan yung bundok na nakikita doon sa ano, sa beranda ng base camp. Yan yun. May mga ano pa eh, may mga harang-harang pa na mga punong kahoy doon eh, pero lilinisan namin yun para talaga ang visible na makitang kitang-kita natin yung kabundukan na yan. Ano mga isda yan, kuya? Yung mga nahuli niyo diyan? Tilapia daw yan. Tilapia. Pero maliliit pa, no? Anong luto ang pwede dyan? Paksiw. Paksiw. Ay, hindi talapia ito ah. Botsog yan. Botsog. Kaya pala botsog eh. Mukha talaga siyang botsog. Eh, pero kinakain niyan, botsog? Oo. Ah. Pangat. Pangat lang. Hmm. Lumalaki ito ng, ano no, sobra kuya no. Uy, kawawa naman, din nakakahinga. Eh, ganun talaga. Nilika siya ng taas ng para kainan tao eh. Kiss mo ko. Oh. Ayoko. Okay, welcome dito sa Patol River. Dito yung matatagpuan sa barangay namin. Barangay Bagahabag, Solano, Nueva Vizcaya. Ang Patol River ay isa to sa mga, sabihin na natin na isa sa mga sikat na mga pinupuntahan dati ng mga lokal, ng mga turista, itong kailugan na to. Pero lumipas sa mga panahon, eh unti-unti na nag-iba ang itsura ng kailugan dahil nga nagkakaroon na ng mga quarry dito, malalaking mga trakta ang pumapasok dito para maghakot ng mga buhangin at mga bato-bato. Malamang isa to sa mga lugar na hinahakutan ng mga buhangin at mga bato para ipagawa ng malalaking mga building dito sa Nueva Vizcaya. Lumipas ang panahon, nag-iba na yung lugar at napapabalita na marami nga daw mga aksidente na mga nalulunod sa lugar na to dahil nga sa paglalim ng mga parte ng mga ilog dito dahil nga nabubungkal ng mga backhoe. Overall, maganda pa rin yung lugar. Kailangan lang natin mag-ingat lalo-lalo na kasama natin yung pamilya natin. Bantayan nyo yung mga anak nyo kasi yung mga ibang aksidente na nangyari dito eh hindi naman natin pwedeng isisi yun sa kalikasan. Kumbaga, obligasyon natin mga magulang na bantayan natin yung mga anak natin lalo na sa mga malalalim na kailugan.
Ngayong araw, rest day ng ating foreman, si Kuya Sanchi. Kaya may chance na tayo na maghakot unti-unti ng mga gamit doon habang ginagawa niya na yung mga natitirang mga kailangan idagdag. Ayan. Alam ko naman na lahat tayo dyan sa comment section ay may pusong pagiging engineer at floorman. Pero lahat nga sabi ng sabi ko nga, lahat ng mga ikakabit dyan is unti-unti ikakabit dyan. Hindi pa tapos ang ating kubo. At lahat ng mga sinasabi ninyo ay ilalagay yan sa mga susunod na mga araw. So ngayong araw, since na day off ni Kuya Sanchi, eh meron na tayong chance, sabi niya, unti-unti inyo nang hakutin yung mga gamit ninyo para at least na feel yun ng tirahan or tulugan man lang o tambayan yung kubo para at least maramdaman na daw namin yung pakiramdam na nandun na nakatira sa kubo. Yung editing, ililipat ko doon. Hindi ko alam kung maabot yung internet namin dito kasi yung internet namin nanggagaling kay Latita. Kapag walang internet doon, ay magtiis tayo. So naman yan is lalagyan naman yan ng sariling kontador at lalagyan din ng sarili naming internet dyan. Lahat yan ay pinaprocess na. So today, hindi pa rin tayo makaalis kasi nga wala ang ating camper van. Pero ilang araw na lang ang inaantay natin at si Watod ay muli nang babalik sa atin at makikita nyo na ang kanyang bagong looks. Saka ko na sa inyo ipapasilip kapag pinick up na natin siya doon sa gumagawa. Meron nga pala ako nakalimutan. Bago ang lahat ng paghahakot doon, dapat mauna doon ang pampaswerte ng kubo para maganda yung daloy ng financial sa atin. Talagang grabe yung pinagdaanan ito. Papakita ko na sa inyo ang magdadala ng swerte. Ito yon. Oh, ang lalaking ito ay isa sa mga motovloggers ng Suzuki na naglibot ng buong Pilipinas. Ang lalaking ito ay maraming pinagdaanan sa loob ng 17 araw na nakamotor. Araw, gabi, ulan, tag-init, bagyo, dilubyo ay kanyang hinarap at napagtagumpayan. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, nanatili ang kanyang kagapuhan. Hindi nagbago, hindi na stress, kaya umuwi ito dito na dala ang swerte na inipon-ipon mula sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas. Maraming kabundukan ng tirawid, maraming diwata ang nakasalubong ito sa daan na nagbigay ng swerte sa kanya pabalik ng Maynila. Ngayon sinama natin siya dito sa Nueva Vizcaya para ikabit sa wall ang bagong Alitaptap Base Camp. At ang lalaki na to ay hindi pinagmamaramot ang kanyang kagapuhan at ang kanyang dalang swerte sa buhay ng sangkatauhan. Ngayon, ilalagay natin to sa loob ng Alitaptap Store at bawat first timers na papasok doon ay para swertihin din kayo ay kailangan yung humaplos sa pisngi ng lalaking ito at hahalikan nyo. Bago nyo halikan, aamuin nyo muna. Tapos, pikit ang mata at pusa ng dadaloy sa inyo ang swerte. Yan ang level 3. Ang level 3 ay hahaplos sa pisngi. Ang level 2 ay hahaplos sa dibdib ng lalaking ito. At yun ay merong halaga. Sa harapan ng litratong ito, na magandang lalaking yan, ay merong isang banga tayong ilalagay. Haplos sa pisngi, libre. Hawak sa dibdib, 50 pesos. Ulitin ko, pisngi, libre, dibdib, 50, 100, sa motor. Hirang bluhet ito. Kapagbigat! Pero ito na yung power station na hindi lang natin sa camping gagamitin. Magagamit natin dito every time na nagbabrown out dito. Sa Nueva Vizcaya. Aray ko! Aray ko! Mabigat pa to kaysa sa ref eh. Dahan-dahan lang. Diyos ko! Yan, by step. Yun, by step. Ay! Ano yun, naka na matok ka na. Tunti lang. Na pagmamadali. Mm-mm. Parang ganito yung simbolo ng
pag-abot ng pangarap natin lahat. Parang ito yung pangarap natin eh. Napakabigat, napakalaki. Andun yung tuktok. Mahirap buhatin. Kung mamadaliin natin to, mahirap, maubusan tayong lakas. Pero kapag unti-unti lang natin, ay wala pa rin. Mabigat pa rin to. Kaya yan, unti-unti lang. Sabi nga Nicolas, one step at a time. Mm-mm. Malapit na, malapit na. Pag nailagay mo na yun dyan, okay na. Pag narating natin ang tok-tok, tok-tok, yun ang success natin. Kunti na lang! Ah, ayun na! Yay! Napakaganda ng overlooking talaga ng bundok na yan. Looking forward na every morning ay ako ay magkakape dito sa ating 150 widescreen TV. Isa lang ang channel, nature lang. Nag-ayos-ayos na ulit kami dito. Nagdala ako dito ng lamesa pansamantala. Pero kasi, ang bala ko talaga dito sa mga lamesa, lalo na sa gagamitin ko sa editing, ay magpapakustom na lang ako kay Kuya Sanchi. Day off ni Kuya Sanchi ngayon, deserve naman niya magpahinga. Kasi talagang, isipin nyo ba naman, mag-isa lang siyang gumawa nito at hindi pa siya natatapos. Kasi, feeling ko kahit nakatayo na to, marami pa rin siyang gagawin. Tapos dito, sa veranda o yung sa terrace, ay nilagyan ko na ng hammock para pagpahingahan sa hapon. Paglubog na yung araw at sa umaga, napakasarap humiga dito. By the way, kagabi, yung unang gabi naming natulog dito sa bubo natin. Ibang-iba yung feeling ng dating alitrap-tap kasi nasa baba yun. Uunahin lang namin yung ilalim talaga. Yung talaga yung pinaka-major na gagawin dito para sa protection ng kubo natin since sa tabi siya ng palaisdaan at yung kabila kanal na kapag umuulan to ay dinadaanan ng tubig mahirap kasi tambak lang itong lupa na to dito kaya kailangan talagang simentohan ng matindi para ma-protectionan yung kubo natin sa para yung structure niya ay hindi siya in time lumubog o tumagilid. Kaya mapapagastos talaga tayo ng matindi pagdating sa mga hollow blocks na mga kapal sa buhos ng mga lupa, buhangin, bato, sama-sama yun dyan. And then sisimentohin ng makapal para matibay. Pinag-iisipan pa rin namin kung pipinturahan ba namin ng may kulay itong kubo or kukota namin to kasi nababasa ko dyan sa comment section na inaalala ninyo kung paano kung umulan. Naisip na rin namin yan, huwag kayong mag-alala. Gagawa namin yan ng paraan at hindi pa nga tapos itong kubo natin. Ikli yung bubong na yan dito. Pero meron para yung visor na lalagyan pa ng visor yan. Hanggang dito. At ito rin. At kada bawat gilid nito para pag umulan ay malayo ang tapon ng tubig na hindi siya masyadong aabot dito sa wall. Pero for sure, tatama yan sa wall. Pero lalagyan namin ng coating yan, huwag kayong mag-alala. Pinag-isipan lang namin kung pipinturahan ba namin or i-keep namin na ganyan yung kulay ng kahoy kasi gusto ko talaga ng kulay ng kahoy o lalagay namin ng protection na coating dyan na kapag inulan ay dadaloy lang ang tubig at hindi siya mababasa. At ayun nga, ang kubo na to, ang tawag dito is modern kubo kasi nga hindi siya gawa lahat sa kahoy at ako ay nag-enjoy na nababasa yung mga comment section. Actually, nagkakaroon kami ng idea kung ano yung magandang gawin pa dito sa Alitatap Base Camp. Mag-comment lang kayo na mag-comment dyan kasi nagbabasa kami kasama si Kuya Sanchi para pagsamasamahin namin yung mga ideas ninyo at yun yung i-apply natin dito sa Alitatap Base Camp. Hindi man tayo nagkakasama personal, kahit na through internet lang ang ating relasyon dito, ay nakikinig kami at maraming salamat sa mga ideas na binibigay nyo at iniiwan nyo dyan sa comment section. Malaki ang naitutulong sa amin kung paano natin pagagandahin ng simple itong ating Alitatap Base Camp.
dito sa Alitata Base Camp. Pangalawang araw natin at pangalawang gabi natin na natulog dito. Sarap! Lamig! Tuloy ang kwento ng ating buhay. Morning, tita! Inantok mo si tita! Ayun na, sinisimula na magukay para rin sa magiging wall ng pagtambak at pagsimento dito. Morning, Kuya Sanchi! Morning, bro! Mamaya, babalikan natin sila. Kanina, maaga kaming pumunta ng palengke para mamili ng mga lulutuin. Tanghalian namin lahat. Siyempre, kasama. Tatlo na yung tao natin. Full force na para matapos na yung Alitaptap. Hindi naman tapos na tapos. Basta, gusto ko bago ako umalis, makita ko siyang mayroong floor na. Parang kakunti itong kanin na. Magsaig na lang ako ng isa pa. Marami kami. Kapartner na ang ating munggo ay galunggong. Prito? Prito, syempre. Ang menu natin ngayong araw na to ay itong munggo na may talbos ng dahon ng ampalaya tsaka galunggong. Yan ang tanghalian natin. Kaya habang ginagawa nila dun, yung flooring natin sa ilalim at si Kuya Sanchi ay ginagawa na yung custom table ko sa taas. Kung saan ako mag-edit, ako ang in charge para magluto ng aming tanghalian. Hindi ko alam kung paanong way ang pagluluto nyo ng munggo. Pero ang ginagawa ko ay inuuna ko munang pakuluan yung munggo hanggang sa lumambot. At magigisa ulit ako ng panibago. Magigisa ako ng sibuyas, bawang, kamatis. At saka ko siya nilalagay sa dun sa sinangkutsa ko. Yan yung itsura ng munggo kapag pinakuluan nyo muna. Nakasisip na siya ng tubig. Ngayon, ito ang ilalagay nyo dito. Saka kayo mag lalagay ng tubig dito. Ayan. Tapos mamaya, ilalagay natin ng chicharon kapag isi-serve na kasi hindi natin pwede itong ilagay dun kasi lalambot. Mas masarap kapag malutong. I'm sorry, boy, first time. You just been evicted from the Big Brother house. Table! Gupitan na lang natin ang tineras. Ano yan? Yan na yung ano? Yung sa walang ilaw? Liliwanag ang gabi natin na dito. Yes. Yan ang editing table. Long editing table. Tiga lang, may shopee tayo. Ayan. Ay, malaki. Ilang watts siya? Ah, 1,000. Malakas yan? May liwanag ang gabi na. The best work table ever. Tutak na Bluetti. Yan. Ito, dito ko na siya ilalagay. Yan yung purpose niya kung bakit ako nagpalagay ng ganyan kay Kuya Sanchi. Para yung malaki nating Bluetti ay gagawin ko ng in-house power storage. Para if ever man na mag-brown out dito sa Nueva Vizcaya, ay wala na tayong problema. Kuya Sanchi lang malakas. Okay, that's it for today's vlog, mga first-timers. Maraming salamat sa pagsama ngayong araw na to. Sana nag-enjoy kayo kahit na hindi po tayo nakakaalis at puro tayo ganap-ganap dito sa pinapatayo natin at malapit na matapos na Alitaptap Base Camp. Comment lang kayo ng comment dyan sa comment section kung ano pwede nyo yung mga i-advise o pwede yung idea, yung mga ideas ninyo na pumapasok dyan sa mga isipan ninyo na pwede namin i-apply dito sa Alitaptap Base Camp natin. Maraming salamat. Magkita ulit tayo sa next vlog.
hanggang dito na lang at magpapahinga muna kami. At magkita tayo sa next nating episode. Life is good. But I don't live like this no more. I've been dreaming.